Good morning guys, welcome to my video. Na-receive ko na kasi yung in-order ko last week pa. So bakit kaya ganun, no? Ang saya-saya kapag na-receive ka ng orders galing Lazada. So anyway, panoorin muna natin yung unboxing. Yan. So, magbubukas tayo ngayon. In order ko to ng mga ilang linggo na. So, excited na ako sa marireceive ko. Tingnan natin kung tama. No? Nung nakaraan kasi nabasag yung coffee server namin kasi ginagawa namin siyang pitchel. Nalagay namin sa freezer. So, nag-crack siya. Naiiwan siya ng isang araw sa freezer. So, hindi kinaya. So, nag-crack siya. So, ngayon, bumili ako sa Lazada. Ang tagal dumating. So, ito ngayon na dumating na siya. Tingnan natin kung maganda. Unboxing pa. Ito muna. So, yung ginagawa ko kasing ano, pag-tamp, yung lamesa lang. So, parang magmukhang ano, coffee shop yung area natin. Bumili ako ng ano, tamp pad. So, ito na siya. Tampad! Tada! So yan! Tampad! So hindi siya naisip. Yan! Yan! Ano na siya? Next naman is yung server. Coffee server. Actually maliit lang siya, pang isang cup lang siya. Advisable kasi na kada serve mo na kape or kada brew mo pag sa pour over, isang cup lang. So, perfect to para sa isang cup lang. Hanapin, tingnan natin. Hanapin, Instagram. Nagurap. Okay tayo, tingnan natin. Dito ba? Nakarap na ba? Yan. Chupul. Salamat tayo kasi may ano camera man ako ngayon. Aalisin. So guys, ito na siya. Maliit lang. Mamaya na ako magmo-montage. Okay, so ito yung server natin. Ganda. Clear. Okay. Ayos. Approved. Bakit ang dami-dami kong binibili when it comes to coffee. And siguro ang tataka din kayo bakit yung coffee ay mahal, no? And well I'm not an expert to answer those things, but I will give you an idea kung bakit mahal ang mga coffee and why I still invest in these things, no? So ipapakita ko din sa inyo yung mga brewing devices na binili ko na, as well as price. So papanggitin ko din siya.
So why you should invest on the things that you love? No. Number one, kasi hindi siya sayang. So, kung ako sa'yo, mag-invest ka na sa mga bagay na gusto mo. Kesa naman nag-i-invest ka sa mga bagay na gusto mo lang, pero hindi ka gusto. Pakita ko na sa inyo kung ano yung mga pinili kong brewing devices. I think I have 1, 2, 3, I have 4 brewing devices. So, iba't iba siya. Iba't ibang brewing devices. Of course, iba't ibang yield or result at lasa ang nabibigay nito mga brewing devices na to. Tandaan mo, huwag ka na mag-invest sa bagay na walang kwenta. Okay. Pakita ko sa inyo. So guys, yan. Unang-una, of course, nandito yung tawag dito, French press. No, actually, hindi akin to. Sa kapatid ko yan, kay Nicole. Hiniram ko siya dahil before, tinaray ko na gumawa ng latte art gamit ang French press. Yan. So, ito, makakabili ka nito sa mall na it cost mga nasa 350 to 600 pesos depending doon sa size, no? And ang lasa na nabibigay nito or yung lasa ng coffee na nabibigay nito ay medyo may katapangan, no? May ipaglalaban ka. Medyo bitter yung yield or yung lasa na mabibigay nito. Nasa likod naman, ito naman ang tinatawag ng AeroPress. So, para siyang ano, chamber and chamber siya. Pagkatapos, try natin kaya siya tinawag na AeroPress kasi wait lang. So yan. Inila ko siya. Blogger issues. Pag mag-isa lang. Okay. So, dito mo siya lalagyan. Bago mo siya i-press. Lalagyan mo siya ng coffee dito sa loob. Yung chamber. As well as yung tubig. Tapos, ganyan siya. So, saka mo siya ipipress. So, mayroon niyang sa ilalim. Lock. And filter. So, ipipress mo siyang ganun. Tapos, lalabas yung ano, yung coffee. Yung extracted. So, nagkakalaga ito sa market ng mga nasa 2,400 to 2,600. Depende. On AeroPress. Next, yung tawag dito ay V60. No, bakit V60? V-shape kasi siya. Tapos 60 degrees angle. Ayun. So, may mga ano siya dito. Parang ribs. So, it helps to flow ng water, no? Kapag nagpo-pour ka. So, may paper filter dito. V-shape din yung paper filter niya, cone shape. So, pag nilagay mo siya dyan, paper filter, tapos lalagay mo ng coffee. Yan. Tapos lalagay mo na yung mainit na tubig using the kettle. Gooseneck kettle. So, ang halaga nito ay nasa
350 to for to 600 din depending sa size. No. And hindi pa kasama dun yung server. Ito yung nabili natin sa Lazada, nakalatating lang. And sama ko na din yung, of course, ang ating espresso machine. Ayan, Breville. So binili ko siya as second hand. Halaga yan ng mga siguro ba ng iPhone 11. Mga ganun, iPhone 11. Yung brand nyo po nito nasa 75,000. Hindi pa kasama yung grinder, no? Pag may ganito ka, kailangan natin ng grinder. Okay, yung grinder nasa, ang price yan ay nasa, I think, 15,000. So, nabili ko siya ng mga, kalaga ng mga iPhone 11. So, yan. Ano pa ba? Ano pa yung mga in-invest ko sa copy? So, ito naman ang tawag dito ay weighing scale. This is very important kapag nagbubro ka ng coffee. Consistent yung kada gawa mo ng kape. So, the standard or usual weight ng kape natin ay nasa 18 grams. So, yan. Ito nasa 600 to 800 pesos. But yung mga branded ones, nagre-range siya ng mga 4,000 to 16,000. Pero quality yun. So yun. So yun yung mga brewing materials na nabili ko na. And I'm happy at having this brewing devices kasi iba-iba yung result or yung lasa na nabibigay nito. And sabi ko sa inyo, yung prices ng coffee natin ay depende sa kung saan ang galing, kung of course kung imported ito or local. So sa process din may kinalaman din siya kung ano yung process na ginawa bago ma-roast yung coffee. Kasi marami ding dinadaanan yan yung coffee na yan. So, unang-una yung mga farmers natin. And kapag from farmers, dadaan yan ng roasters. Yung iba may mga roasters na nagbebenta na din. Okay? So, nag-range yan ng mga 250 pesos hanggang 1,000 plus super kilo. No? For me, if you can buy one and try this coffee, you go for it. Try mo lang. No? And that's all for now. If you like this video, please comment, share this video sa ibang tao. Don't forget to subscribe to my channel para lagi kang updated sa ating mga video ng mga coffee. So, thank you for listening. Thank you for watching. I hope you learn something. God bless you. Bye.